Ika'y laging tapat kong mamahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Good day everyone! Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, sa lahat po ng aking mga viewers, sa lahat po ng aking mga taga-subaybay, sa lahat po ng mga OFW, sa lahat po ng aking mga kapwa members po ng Jesus Full of Grace and Truth Ministry, sa aking church. Thank you so much po sa lahat po ng aking mga kapatid sa Panginoon, sa lahat po ng mga Christians, sa mandako ng daigdig. Thank you so much po. Nawa po ay patuloy kayong gabayan, ingatan at pagpalain ng ating Panginoon. At ang akin pong imiminsahe ngayon ay akin pong pinamagatang, Jesus is my Advocate. Si Jesus ang aking tagapagtanggol at matatagpuan po natin ang verse na ito mula po sa aklat ng John, 1 John chapter 2 verse 1. My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. And if anyone sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinumang may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesus Kristo ang matuwid. Amen po. Ito po ay sulat ni Apostol John sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga fellow Christians. At sinasabi po ito ni Apostol John sa atin po ng mga manampalataya na nawa hindi kayo magkasala, nawa po ay mamuhay kayo ng matuwid at naayon po sa kalooban ng Diyos. Kung sakaling kayo ay magkasala, huwag po kayong matakot sapagkat mayroon po tayong tagapagtanggol, mayroon po tayong tagapamagitan sa Diyos, mayroon po tayong advocate, walang iba kundi po ang ating Panginoong Jesucristo. Kung sakaling sinuman sa inyo mga kapatid ang mahulog sa pagkakasala, ang mahulog sa tukso, ay huwag po kayong matakot. Bagkus lalo pa po tayong lumapit sa Diyos sapagkat nandyan po ang ating Panginoong Jesucristo. Si Jesucristo man po nang bumaba dito sa sanlibutan ay tinukso siya ng diablo, ngunit hindi po siya nagapi, hindi po natalo ang Panginoon. Bagkus po sabi ng Panginoon, huwag mong tuksuin ang iyong Panginoong Diyos sa kanya ka, sasamba, sabi po ng Panginoon doon sa Diablo. Ganun din po sa atin. Napagtagumpayan po ng Panginoon ang kasalanan dito sa sanlibutan. Napagtagumpayan po ng Panginoong Jesucristo ang sanlibutan at ang tukso dito sa sanlibutan. Kaya alam po ng Panginoon, Jesucristo, kung ano po ang ating mga puso, ang ating mga ramdaman, sapagkat siya man po ay naging tao, naranasan niya po mamuhay bilang tao. Ngunit ang Panginoon po, kahit siya po ay nagkatawang tao, never po siyang nagkasala. Never po siyang natukso. Never po siyang gumawa ng kasalanan. Kaya nga po, si Jesus Christ lamang po ang nakapagtagumpay sa mga bagay na ito sa sanlibutan. Kaya nga po, sabi po ng Biblia, nawa ituon lamang natin ang ating kaisipan sa Panginoon sapagkat siya lamang po ang matuwid. Siya lamang po ang perfect. Siya lamang po ang banal. Siya lamang po ang karapat dapat na papurihan sapagkat siya lamang po ang hindi nagkasala. Siya lamang po ang perfect. Kaya nga po, sabi ni Apostol John, kung sakaling isa man sa inyo mga kapatid na magkasala o mahulog sa pagkakasala, huwag po tayong matakot sapagkat mayroon po tayong advocate, mayroon po tayong tagapagtanggol sa langit. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po ngayon ay nakaupo sa kanan ng trono, sa kanan ng Diyos, sa kanang trono ng Diyos. Siya po ngayon ay namamahala sa kalangitan. Sa kanya po ibinigay ng Diyos ang lahat ng kapamalaan, lahat po ng kapangyarihan, lahat po ng authority na sa Panginoon. Kaya po tayo matakot sapagkat siya po ngayon ay nagahari sa kalangitan. Siya po ang namamagitan sa Diyos para sa atin. Kaya sa mga kapatid ko po ng mga Kristiyano na nagkasala, huwag po tayo lumayo sa Panginoon. Bagkus, confess our sins to God. He is faithful. He is willing to forgive you mga kapatid sapagkat siya po ay matuwid. So ang Panginoon po ay nandyan lagi para tayo po ay patawarin sa lahat natin mga kasalanan. Hindi niya po tayo hayaan na tayo po ay malugmok. Kaya nga po, kung tayo po ay nagkasala, sabi ni Apostol John, huwag po tayo matakot sapagkat mayroon ting tagapagtanggol doon sa langit. Walang iba kundi po ang ating Panginoong Jesucristo. At mayroon po akong verse dito sa 1 Peter chapter 3 verse 22. Who is at the right hand of God, having gone into heaven, after angels and authorities and power had been subjected to him. Na umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos,
Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit. Amen po. Tinutukoy po ni Apostol Peter dito, walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon pa ba tayo mangamba? Ngayon pa ba tayo magkaroon ng takot at agam-agam sapagkat ang Panginoon na sinasamba natin, ang Panginoon na wino-worship natin ngayon ay nakaupo doon sa kanan ng trono ng Diyos, walang iba kundi po ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ngayon ay naghahari sa kalangitan kasama ng mga anghel. Lahat po ng mga authorities is subjected into Him sa ating Panginoong Jesucristo. Pinagkaloob sa Kanya ng Panginoon ang kapangyarihan. All the powers, principalities, and authorities now is belong to our Lord Jesus. So pinagkaloob sa Kanya ng Ama ang lahat ng kapangyarihan, maging physical man ito, maging spiritual, nakikita man ano hindi nakikita, ipinagkaloob na ito ng Ama sa Kanyang Anak na si Jesus Cristo. So wala na po ating ikatakot kung tayo man po ay nagkasala. Kung sakali po, kung tayo po may hulog sa kasalanan, huwag po tayong matakot sapagkat nandyan po ang Panginoon upang tayo po ipagtanggol. Nandyan po ang Panginoon upang tayo ay tulungan na makabangon muli. Kung tayo po ay nalugmok sa pagkakasala, kung tayo po ay nadapa, nandyan po ang Panginoong Hesukristo para bangunin ka muli upang makatayo muli upang magsimula. Magsimula ka muli kapatid, huwag po kayo matakot. Mga kapatid, huwag po tayo nga mangamba. Kung sakaling talo mo, tayo man po ang nasa kalagayan man po natin ngayon ay nasa mababa tayo ngayon ang ating sitwasyon, ating kalagayan. Kung nalugmok man tayo ngayon sa kasalanan o nalugmok sa kahirapan, mga kapatid, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Be positive always. Lagi po tayo maging positibo sapagkat God is positive. So nandyan po ang Panginoon. Tayo po ay lumapit sa Kanya, tayo po ay humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan sapagkat tayo po ay pinatawad ng Panginoon. We are already forgiven, just confess our sins. And God is faithful and willing us to cleanse us all our iniquities and sins. Nandyan po ang Panginoong Jesucristo, ang Kanyang banal na dugo, ang Siyang patuloy na naglilinis sa atin araw-araw, ang Kanyang banal na dugo, ang Siyang nagpapabanal sa atin araw-araw, ang Panginoon. Siya lamang po ang karapat-dapat. Siya lamang po ang dapat papurihan sapagkat Siya lamang po ang naghandog ng Kanyang buhay. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Inialay Niya, kapatid, ang Kanyang buhay alang-alang sa iyo upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag po kayo matakot hanggat nabubuhay tayo, may pag-asa. May pag-asa pa tayo para makabangon muli sa panibagong buhay. Nandiyan ang Panginoon, akayin tayo muli upang umangat at upang tayo ay magtagumpay sa lahat ng ating gagawin. Kaya sabi ng Panginoon sa 1 Peter, I can do all things through Christ, so strengthen me. Magagawa natin ang lahat ng mga bagay na ito sapagkat ang Panginoon ang Siyang nagpapalakas sa atin. Siya ang source ng ating kalakasan, ang Panginoon. Kaya Siya po ang ating advocate. Siya ang ating tagapagtanggol. Siya ang abogado natin, ang Panginoon. Siya ang bahala sa atin. Hallelujah. Kaya po tayo matakot, mga kapatid, dahil nandiyan ang Panginoon, tutulungan tayo anuman ang ating naisin sa buhay. Kaya, hallelujah, purin natin ang Panginoon. Nawa po ay na-bless tayo. At sa bukas po muli, abangan nyo rin po ako sa sunod kong vlog. Thank you so much and have a nice day to all of you.